po eh. Si Bantag, ba't hindi nyo huliin ng ganun? Ganun din karami. O, ba't hindi nyo huliin? Ang daming criminal sa... na... convicted. Hindi nyo huliin. Hindi nyo... grabe kayo. Yung ginawa ng PNP. Na pagpapasyopors kayo, alam nyo, yung ginagawa ng PNP, parang pinapakita pa na... na ano siya eh, na... nananakot. Kasi pagka kayo, nagpatakot kayo, taong bayan, wala yan, tuloy-tuloy yan. Kasi nakikita nila, takot ang taong bayan. Natatakot sa atin. So, magsigi-sigi yan. We have to draw the line. We have to draw the line. Na, alin ba ang tama dito at hindi? Kasi sigurado ako dyan, kitang-kita naman sa mga video eh, na yung ibang polis dyan, kinahihiya yung ginagawa nila. Nakayuko, naka-defensive na gano'n, nakayukong ganyan. Umiiwas sa camera, hiyang-hiya sa sarili nila. Kung pwede nga lang ano eh, pero hindi dahilan yung inuutusan lang sila. Ano kayo, pera-pera? Dahil lang sa utos, sa sweldo ninyo, takot kayo mawala sa trabaho? Eh, gagawa na kayo ng kalukuhan. Hindi gano'n. Sa akin nga yan, pagka nakita kong mali yung order, sasabihin ko, sir, mali yung order mo. Eh, pagka ipipilip pa rin, eh, sorry sir, maghanap kayo ng gagaguhin ninyo. Maghanap kayo ng lulukuhin ninyo. I quit my, ano, my post. Maghanap kayo ng ibang gagaguhin. And kung sakasakali, I'll go out sa media at sinasabi ko na ganito yung order. Hindi, namamayagpag ang mga demonyo eh. Namamayagpag yung mga mali, kamalian. At na-empower sila. Kung kayo, kung ang taong bayan, eh, tatahimik lang at palalakpasin yan, ay walang mangyayari sa atin. Kaya tama lang yung kasuhan yung mga yan. Tama lang na kasuhan sila. Back to you. Kapitan, bago lang si Partner Admar, eh, itong mga, ang ano lang, ang baga kainaman lang, eh, buong mundo nakakapanood sa kanilang mga ginagawa sa ano na rin, sa panahon natin ng makabagong teknolohiya. Kasabay niyan, eh, malamang sa malamang ay napapanood po ito ng mga top generals ng Armed Forces of the Philippines at ng mga retirado at ng mga kabalyero. O, ano sa tingin mo, Cap, ang maidudulot nitong impresyon? Dahil alam naman po natin, ang AFP ang siya pong protektor ng ating pong saligang batas. Dadating tayo doon sa punto na hindi pwedeng manaig ang mali. Mga taga-AFP tsaka PNP at mga people in government, kayong mga nasa gobyerno, kay kayo'y matitino o masasamang tao, no? Ito tandaan nyo, there will always be a time for reckoning. Lahat ng underclass, upperclass, nanonood, lahat ng PMA-er, lahat kayo, mga taong bayan, mga Pilipino, there will always be a time for reckoning. Now, kung kunyaring ganito ang umiiral sa atin, enjoyin nyo na kung kayo ay dumadama. Enjoyin nyo. Pero kasi hindi pwedeng forever and ever kayong dadama. Dadating yung punto na ang tao sobrang puno. Yun ang iniiwasan namin lagi when we blog about things na wag tayong umabot sa ganyan, na tayo-tayo magpapatayan. AFP-PNP, lagi namin sinasabi, dapat intact lang kayo. Dapat nandun lang tayo sa tama. Because hindi mo mapipigil yung 119 million Pilipinos o kaya 10 million, 20 million, 30 million na who would stand up for the country to fight for what is yung what is right o kaya what they perceive is right. Now, what they perceive is right. Pwede nga yung tingin ninyo, kayo yung tama, pero ang tingin ng mga tao, eh kayo yung mali. Kagaya nga na yan ito, kayong mga PNP na sa KOJC, ang tingin nyo, kayo pa yung tama. Pero ang perception ng tao, kayong mali. Pero ilagay natin sa konteksto. Hindi porke ang tingin nyo, kayo yung tama, kayo na yung tama kasi kayo yung alagad ng batas. Hindi. Ang taong bayan na siyang pinanggalingan ng konstitusyon natin, yon ang masusunod, taong bayan, sovereign will, na siyang pinanggalingan ng mga batas natin na Republika ng Pilipinas na gobyerno. That's the constitution. Doon nagsimula lahat. Na ni-ratify lang ng taong bayan who wants na magkaroon tayo ng masaganang bansa
at nasa tamang hulog na bansa. Ngayon kung kayo magiging instrumento ng kapalpakan, ng kawalangyaan, ng pagnanakaw at lahat ng mali, ay makakalaban ninyo for sure ang taong bayan. Huwag nyo nang paabutin na yung taong bayan ay magalit ng gusto at hindi na kayo respetuhin from the office of the president down the line. Senate, cabinet secretaries, congress, military, huwag nyo nang hintayin na yung taong bayan ay mawala ang respeto sa inyo. Special mention goes to the PNP. Nakikita ko kanina yung video, wala ng respeto ang mga tao sa PNP. Kulang nga lang kumuha sila ng tubo at dos por dos at paghahatawin ang mga pulis na yan. Ang delikado dyan ay magratratan. At because yung mga pulis natin, feeling sila ay didepensa nila yung sarili nila. Pwede tayong umabot sa ganun. Kaya yun dapat ang maiwasan ng ating mga kababayan. Yun ang iwasan ng ating mga uniform service. Napakasimple. Tama ba o mali yung ginagawa ninyo? Alam nyo, mali. Kahit anong dahilan nyo, kahit anong sabihin nyo, mali. Ano ba yung, saang libro ba binasa ninyo? Mali ang ginawa ninyo. Mali ang ginagawa ninyo. Yung napakasimpleng ganun. Hindi nyo pwedeng sumusunod kayo sa isang order na mali, tapos ipagpipilitin nyo na tama yung ginagawa ninyo at ang kukumbisin yung taong bayan ng mali. Never, never. Because yung taong bayan, ang tama. Yun yung ilagay nyo sa utak ninyo. Yung konstitusyon natin, yung presidente ng Pilipinas natin, yung vice president, yung senate, yung congress, lahat yan, yung AFP, kaya nandyan yan. Dahil sa taong bayan. Yun yung isipin nyo sa kukuti ninyo. Kaya always, it is the people of the Republic of the Philippines who will be the head of everything, who will be the one followed. Kaya never na umiral yung mga palpak ninyo na gustong mangyari. Hindi yun magtatagumpay. Ang magtatagumpay lagi, taong bayan. Tandaan nyo yun. Kaya AFP-PNP, mag-ano kayo, mag-isip kayo sa sarili ninyo. Mag-ano kayo, mag-soul searching kayo. Magdasal kayo. Na tamang, mabigyan kayo ng tamang discernment. Na kung mali, eh mali. You get away from those wrongdoing. At doon kayo kumatig sa kung ano yung tama. Saka nakakita, gusto ba ng taong bayan mamatayan siya? Gusto ba ng taong bayan mag-ano siya, yung apihin siya ng gusto? Hindi, kaya sa inyo daanin eh. Saka nakakita, ongoing na searching, tsaka nga rendisyon ng warrant of arrest. Wala naman yung tao, anong ginawa ninyo? Tapos sinosis ngayon yung mga tao dyan, yung nakatira dyan, dahil nyo papasukin. Anong klase naman yan na PNP? You're supposed to protect the people. You're supposed to serve the people. And what are you doing now? You are terrorizing the people. Imagine that. That's why ako, para sa akin, wala na, hindi na marerecover yung imahe ng PNP. Ang sa akin, magkaisa na lang tayo na taong bayan, isara natin ang PNP. No? I-disband natin yung PNP. Kung sino man yung susunod na presidente ng Pilipinas, take note. Kung ang payo ko, kung sino man ang susunod na presidente, ang leader ng bansa na to, because yung current administration will not do that. Ang sa akin, i-disband yung buong PNP, let the AFP function as the police force initially, tapos noon yung PNP, i-disband yan, i-vet yung mga existing na mga taong matitino. Conduct nyo yung survey. Simple. Tama ba yung ginawa ng mga polis sa KOJC? Tama? Mali? Yes or no? Pag sinabing tama, tanggal ka sa serbisyo. We do not need people like that. Na may uniforme kayo, nakabaril kayo, tapos ganyan ang utak ninyo. Mali ang utak ng mga PNP pagka ganun. Pagka sinagot niya, yung ginawa ng mga polis sa KOJC, gago, palpak, mali yun. Tapos hindi siya tanggap agad at tanungin, bakit? Ano sa tingin mo? Bakit mali? And then let him enumerate. Ito, pwede ito. Sige, doon ka. Sa bago ka ng PNP.
Pero yung ganyan ngayon, kung titignan ninyo, problema natin yung PNP. Sorry na lang doon sa nadadamay, pero may pagkakataon kayo. Kung maayos natin ito as a people, as a nation, the next president, tanggalin natin yung problema. Part of the problem is PNP. Kita nyo itong nangyayari na ito, napupuyat kayo pare-parehas. Ino-cover nyo yan. And then what? Iyak-iyak tayo kasi ginagago tayo. 2,000 tao binabayaran natin para sumakit ang karamdaman, ang kalooban natin. Para puyatin tayo, mga animal na yan. O diba, what kind of predicament are we in? Binabayaran namin tao para pasikitin yung ulo natin? Imagine that, oh. Para lang i-violate nila yung yung rights natin ng mga taga-KOJC. Kagaguhan yan eh. Kaya sa akin, disband lahat yan. In my book, ito yung standard. Hindi ako bababa ng standard. Sa akin, mali kayo, tanggal kayo sa serbisyo. Without pay, without pension. Tarantado kayo masusunod. Ang yayabang ninyo, gago kayo ah. Ganun lang sa akin. Ito yung standard, kayo dapat ang magsipsip sa taong bayan, hindi sa isang tao. Sipsip kayo sa isang tao eh. Kaya mali eh. Dapat ang standard natin, you are serving and protecting the Filipino people, you are upholding the rule of law. Ano ginagawa nyo? You're violating the law. Dapat huliin nyo yung sarili nyo. Kayong mga PNP, huliin nyo yung sarili nyo. And the only way na makokorek ito is if we disband the whole, the entire organization. Because kahit saan nyo naman daanin, may mali eh. Disband the whole organization, tapos noon, gumawa tayo ng bago na PNP na sumusunod sa batas, sumusunod sa nagre-respeto sa taong bayan, magpoprotekto sa konstitusyon natin, at marunong mag-discern kung ano yung tama at mali. Hindi yung porke inutusan lang siya, yun na, susunod na. Ay, alam mong mali. Ngayon, paano? May namatay. Paano? Mga walang niya kayo? Mga pulis kayo? Kaya nga nakakainit ng dugo. Back to you. Pa din po sila ng search. Kaalakas ng loob ng pulis nung tinanong ko kung ano yung gusto nilang mangyari. Nagkakandak lang daw sila ng search. Pero wala naman silang search warrant. Yun ang talagang hindi ko maintindihan. Nakakapanlumo dahil yung mga pulis na dapat nagpapatupad ng batas, tila mo hindi alam yung batas. Kaya nga dapat matanggal at sa serbisyo yung mga yan. Kasi nga, 2,000 yan, they took a stand there. Timbangin lang eh, what is right and wrong? Isa, sumunod ka sa isang order na alanganin, illegal. O isa, sumunod ka sa tama, na yung taong bayan, protektado mo, yung rights niya, guaranteed by the Constitution. Pili lang sila. Eh dito sila pumupunta, dapat tanggalin sa serbisyo yan. Because there's no point na tayo, na taong bayan, suswerduhan yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tama at mali. E binibigyan natin ng baril, ang gaganda ng uniforme nila, ang gaganda ng issue nila. Tapos nun, magiging problema natin yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tamang gagawin. Kaya nga dapat hindi na sila tumagal sa serbisyo. Now, there are legal remedies. I'm sure, haba lang ang weekend, ganyan talaga yan, discarte yan, para hindi makareact agad. And before they know it, ang gusto nila kasi palabasin dyan, mahuli nila yung mga tao, sila pastor. Ngayon, kung sakasakalit, pumasok yung weekday, makaka-file ng remedy. Demanda lahat yan. Dapat ganun ang mangyari. And demand na matanggal sila sa serbisyo, na hindi sila tatanggap ng pensyon. Dapat ganun yung pleading sa korte. Mali yung ginagawa talaga eh. Saka nakakita? Nagsesearch sila, walang search warrant. Tapos yung kanilang arrest sa... buwisit talaga yan. Nakakainit ang dugo talaga eh. Ngayon tayo, hindi pwedeng sabihin lang na wala tayong magagawa. No, marami tayong magagawa. We demand na kung ano yung tama, doon tayo. Hindi pwedeng umiral yung mga ganyang kagaguhan. Kasi pagka yan, pinayagan natin ang pinayagan, yung mga ganyang kagaya ni Tore, kagaya ng mga polis dyan, wala. Hindi tama yan. Sabi ko nga sa vlog ko eh, kung akong na-champuan ako ng mga yan, na ako ang commander dyan sa
Task Force Davao. If I'm in the service and I'm a colonel, I'm the head of Task Force Davao, didisarmahan ko lahat yan eh. Para lang pakita na mali sila eh. Didisarmahan ko lahat sila. Huhulihin ko lahat yan. Ano mang ginagawa nila? Tama ba yung ginagawa nila? They're supposed to protect the people. They're supposed to uphold the law. And in fact, they're the ones violating the law. And the court later on will prove that, will tell that. Bahiya ang organization. At pagka kunyari ang korte natin nag-decide na mali ang ginawa nila, the people there in KOJC should demand whatever that can be demanded out of this. Mag-classroot sila. Yung organization na yan, dapat yan. Kung ano, isare. Kasi mali eh. Yung nagpapagamit na private army. I'm sorry sa mga kabaro, mga ka-PNP, no? Sorry sa inyo, no? Pero mali na eh. Nag-step over kayo sa mga taong bayan. Yung nag-step over kayo doon sa mali. Sipin nyo, Kingdom of Jesus Christ, yung inatake ninyo. That makes you what? Kutya pinasok ninyo, nakamatay kayo. You trampled on the private property of a religious organization. Nananahimik yung mga tao, tine-terrorize ninyo yung mga tao. Naka-armado kayo. Meron pang nakita doon na naka-special forces na Amerikano. Anong klase yun? Ay, maling-mali yung discarte ninyo, overkill. 2,000 mahigit, 3,000 pa. Ano yun? Masyado kayong sobra sa, wala na kayo sa hulog. Kaya nga, I am hoping that you will all be put into ano, na yung trial. Kayo, you will have your day in court pa. At yun, di nyo na, ang problema dyan, di nyo na may babalik yung ano eh, yung buhay nung namatay eh. Hindi na may babalik yung tao na, kunyari, masurvive niya yung ano, yung heart attack niya. O paano, eh kung baldado na yung tao habang buhay. Napaka-